Grade 4 ako noon, binigyan ako ng kalapati ng pinsan ko. Eksaktong pauwi na ako na dito sa bahay namin. Hindi kasi ako dito sa amin nakatirado sa lola ko. Pinadala sa akin yung isang kalapati niya. Yun, doon ako nasimulang mahilig. Naging kaibigan ako, nag-aarangke doon. Doon ako nagsimula ng mag-alaga na may lahi or mga pansi. Pero pansi pa na nang binibili namin sa arangke. Ang favorite color, black, black widow. Una, ganyan ang magkakalapati noon. Lalaban ng dagitan. Wala pang street fight. Paro-paro ang dadagit. Hindi naman kami noon mahilig ng maghahagis pa ng malayo dahil bata pa. Street fight, pustahan pa namin noon. Ano eh? Tex. Oh, tex ang pinaglalabanan pero kalapati ang karera kung ilad tangkas-tangkas, gano'n. Tapos, jolen. Nadidevelop na ako hanggang sa ginagamit ko sang manok nga din. Pampaswerte, lucky. 2010, nainganyo akong ng pulis sa Manila, Pigeon Racing. Ako nga pala si Romel Monteagudo ng Rio Slope, isang Pigeon Fancier. Ngayon, nung pumasok na sa Pigeon Racing, sa karera na talaga, ang sistema dyan naman, simple-simple lang. I-condition ang mga magulang, ang breeder mo, hen at cock, pupurgehen, papaliguan. Kailangan i-cleansing mo yung breeder bago sila ipag-fairing. Doon mo pag-fairing, sigurado ang itlog doon. Pero ang ginagawa ko sa unang itlog, hindi ko inilalaro yung unang itlog nila. Nakalimit ang ginagawa ko yung unang pisan ng mga magulang. Stockbird. Yung pangalawang anak, yun ang ginagamit ko ng para i-race. Kasi kalimitan yung galing unang itlog yan. Sobrang lakas yung ano ng magulang. Nag-overfly. Magulong isi, parang wala sa katinuan. Pag nasa race na, doon ko na inaano yung observation ko. Pag ang ibon ko medyo parang may bumabagsak, alam ko kung saan kulang. Let's say, nadidehydrate. Yung lumiliit ang katawan niya, so kulang sa protein. Magbibigay ako ng sa food supplement, meron akong binder na oil. Lalagay ko yung food supplement sa batuka kasi dapat hindi hahawakan basta-basta lagi yung ibon. Kasi ako habang nakikipaglaban sa karera, observation ang labanan. Ino-observe ko siya kasi kung 10 yung ibon ko, yung dalawa medyo parang let's say bumagsak ang katawan, sila lang yung bibigyan ko ng yung may food supplement. Tapos yung konti na may food supplement, lalawa ko na yun, ibibigay ko na sa kasamahan. Pero hindi lagi. Kasi lalong masisira yung ibon ko sa pagka yung kung ano-anong ibinibigay doon. Lalo kang hindi makakadating sa dulo. Kasi pagka yung ganun ang ginagawa mo, nag-i-experiment ka. Pag sa karera, bawal mag-experimento. Kailangan dyan observation. Yan ang number one dyan. Dadating ka sa dulo dyan. Pagka yung akin naman lope, kakalinisan, hindi natin maaasahan. Kasi may komplika ang paglilinis sa akin ngayon. Nabiyaya ko ng Manila, balikan. Hindi na yung katulad ni dati, ako yung nakikisama sa ibon ko. Kailangan may oras talaga. Ngayon, nag-iba na. Kung anong time ako pwede, doon ko na lang sila nililinis ang lope. Kung 1 month or 2 weeks bago sila linisin. Yung kasi ng management ng ano ko eh, wala naman akong lope man. Kaya ang ginawa ko, sarili ko na lang na ano, kung kailan ako available, doon lang ako maglilinis ang lope. Bali, nagsimula ako sa line, ilan linyada lang muna yung binili ko nung una eh. Bali, nakakuha ako ng slate, saka yung Ladik, Fiberman. Yun ang dumudulo sa akin, yung kay Tom, Victor Fabri. Ini-infuse ko na lang sila, yung mga Levosh, Tencil, kay Tom, yung Fiberman, slate. Yan ang mga line na ginagamit ko. Pero yung pinagkuha na kong breeder, minsan masali yung anak na lang ginagamit ko ngayon eh. Kasi hindi ko alam kung healthy ba yung nakuha dating breeder sa kanila. Siyempre, mas healthy yung kita kong naalagaan eh. Lalo na inilipad ko. Let's say, umuwi siya after 2 days. Ginagawa ko ng breeder yun eh, yung ganung lahi. Pero hindi ko masasabi na sila like pure. Kasi kailangan inbreed mo eh. Nag-inbreed ako.
iniimpuse ko na rin kasi maganda talaga yung may ibang kakross. Pagka inbreed, isang bumababa yung lipad nila eh, ayaw nilang kumataw ng husto. Maganda talaga may kakross. Parang kukunin mo yung talent ng isa, yung talent isa, yung talent isa. Yung iba naman, tumatawid ng dagat pero walang homing. Eh pero yun ang number one dyan eh, homing sa line. Basta kung sino yung malakas ang homing, yun ang kinukuha ko. Maraming nabigay sa akin yung reward ba? Yung bloodline ng Lebos at Tensil. Sila yung maraming naipasok sa akin na kasiyahan sa pagkakadumadating at nanalo. Yun lang ang inaano ko dyan, panalo, masaya. Yung hindi kayang bayaran. Pag umuwi ng malayo, hindi kayang tumbasan ng pera yun, yung panalo. Kahit pa sabihin nila na gano'n ang panalo ko, hindi ko naman, hindi na nga kumahawak ng pera kasi ang akin lang hahawakan ko yung umuwi kong kalapating nanalo. Masaya na ako dun. Pero yung pera, kahit hindi na sa akin pumatak yun, sa asawa ko na, masaya na ako. Yung alam mong galing sa malayong malayo, tapos inaantay mo siya on time, dadating yung ibon mong inaantay. Napakasaya na nun. Tanggal ang problema mo. Yung puti kong buhok, nangingitim sa tuwa. Ang paborito namin ibon dyan is Cloud. Pero hindi siya namin kinarera dahil siya yung parang naging, kasi wala dati kaming anak. Ang nagpalaki nung kalapati ko, misis ko, kasama namin sa tindahan. Tsaka dati hindi siya lumilipad. Pag naglalakad ka lang, sumusunod siya sa paglalakad. Lagi nakadampo sa balikad. O siyempre, naisip ko, ibon siya, kailangan turuan namin lumipad. Kaya lumipad din siya. Pero dati ayaw niya na kung nasa kami, naglalakad. Feeling niya tao siya. Eh, sabi ko sa misis ko, kailangan isama natin niya sa loob kasi nasa loob ng tindahan yun eh. Yun, nung natutuloy yung pad, taas naman, akala ko hindi eh, matututuloy, lakad lang. Kaya siya yung naging paborito ko dyan, si Cloud. Ito ang aming si Cloud, ang aming favorite na ibon. Hindi siya namin nire-race pero nauutusan ng kaunti. Ito yung mga una kong ibon. Dahil siya'y dumadapo sa kamay, maamo, kaya ito ang aking paborito. Passion mo to, hindi naman kailangan lahat na nanalo yung ibon mo. Lagaan mo lang siya, masaya ka na. Dahil nga may kakaibang talento na ewan ko kasi sumusunod siya eh. May ginawa itong, kahit ako hindi naniwala, pero nung nakita ko, ewan ko kung totoo, kung tamba. Pinapasok niya yung kasamahan niyang galing race na ayaw pumasok. Binugaw niya ng sarili niya para pumasok. 2 times niyang ginawa pero hindi siya dumadapo doon. Ginawa niya, dumapo niya doon para bugawin yung kasamahan niyang galing sa race. Magaling. Magaling. Ito ang aming si Cloud. Pagka umuwi ang ibon ko, alam ko galing malayo. Parang walang, hindi ko masabi ang kung ano nararamdaman. Kung tuwa, saya na, kasi minsan nakakahiya din pag nagsisigaw ako sa taas eh, pag umuwi. Kaya ginagawa ko, pinipigil ko na lang yung expression ko na lang, talagang kinakalma kong pilit. Kasi mapapasigaw ka talaga pag napakalayo ng inuwi ng ibon mo, tapos alam mo panalo ka. Siyempre, pag sumigaw ako sa rooftop, baka magtingin na yung mga tao, baka nababaliw ako, kaya kinokontrol ko na lang. Pero hindi kaya tumbasan yung saya. Hindi na iisipin mo yung panalo eh. Hindi mo kaya din sabihin kung anong expression pag nandun ka na. Para sa mga newbie, ang maipapayo ko lang sa inyo, kung kayo gusto nyo mag-alaga ng ibon, una-una, siyempre, desidido kayo. Tapos kung desidido kayo, huwag na kayo manghinayang. Kung bibili kayo ng ibon, kahit dalawa lang, alam nyo mahal, yun na lang bilhin nyo. Ang pinaka-the-best dyan, bumili kayo sa mga tunay na nangangarera. Yung nangangarera, dedicated sa kanyang passion. Kasi yung iba kasi, daming ibon sa loob. Pag kinuwenta mo, ang presyo, let's say, 5,000. Sa dami ng ibon yun, walang dumudulo. Pero bumili ka ng isang ibon o dalawang ibon na tigpa 5,000. Pero yung ibon na yun, yun ang ipapapanalo mo. Kung konti yung gastos mo, kung konti yung pinakakain mo, pero malapit ka agad sa panalo. Bumili kayo ng good line, tapos lumapit kayo sa marunong, tuturuan kayo nun.